Mabuti at napakadakilang araw po ang aming ipinaabot sa lahat ng mga kaibigan at kapatid na nangalat sa silangan Kanluran, Timog at Hilaga. Ang layunin po sa ating lahat ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ni Jesu Kristo na ating tagapagligtas ay puspos ng pag-ibig. Amen. Wala po siyang itinatanging sino man. Welcome po tayo sa ating napapakinggan na espiritual na pag-aaralan. Iginawa po tayo ng patibayan ng kinasasaligan ng tipan na aalalahanin natin sa huling panahon. Iginawa tayo ng ating tagapagligtas ng pamantayang espiritual. Ang layunin po sa ating lahat, puspos yan ang pag-ibig. Wala na po siyang itinatangi sa atin. Iginawa po tayo ng patibayan upang maahayag ang kapangyarihan ng ating Panginoon Diyos sa pamamagitan ng kanyang buktong na anak na isinubo na siya yung kinalulugda ng ating Panginoon Diyos na ating paniniwalaan at kikilalanin yung ating tagapagligtas. Amen po ba? Amen. So, wala na po tayong relasyon sapagkat sa pamamagitan ng taong si Adam, isinumpa po ang lupa. Lahat po tayong mga nananahan sa lupa, nawalan po tayo ng relasyon, isinugo yung kanyang buktong na anak upang mahayag yung kanyang gawa na siya ipinako sa krus, tanda na pagtututubusin ng marami, sa ikatlong araw, siya po'y nagbangon sa makasalanang sanlibutan. So, ipinakikilala po namin sa inyo, mga kapatid at kaibigan, na mapalad tayo na iginawa tayo ng kinasasaligan. Mapalad tayo at iginawa tayo ng pamantayang espiritual. Sa lahat to nung nakakarinig, unawain po nating mabuti, bulay-bulayin po natin sa ating puso't isipan. Ipinakikilala po namin sa panahon ng kawakasan ang Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon na bayang hinirang ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Ang layunin po niya, masusumpungan natin sa Aklat ng Gawa, Kabanatang 28, Talatang 31. Ipinapangaral ang katwiran ng ating Panginoon Diyos sa pamamagitan ng kanyang buktong na anak. Itinuturo ang lahat ng mga bagay na ginawa ng ating tagapagligtas. Siya po yung author natin, siya yung ministro natin. Kikilalanin at paniniwalaan po natin yung gawa ng ating Panginoon Diyos sa pamamagitan ng kanyang buktong na anak, na siya po yung manunubos natin, siya yung tagapagligtas natin. So, ang bilin po sa ating lahat na mga pipisanin niya sa panahon ng kawakasan, mapapakinggan po natin yung tinig niya. High-tech na po ang kalagayan ng mga gamit ng mga tao sa huling panahon. Amen po ba? Amen. So, wala na pong imposible upang hindi pa natin marinig yung tinig ng ating tagapagligtas. Kikilalanin po natin, siya po ang gumawa ng pamantayang espiritual na itinatatak sa puso't isip natin bawat isa. So, nakarelated po tayo sa pagkilala at paniniwala. Ang kaligtasan po ay paniniwala. Hindi po tayo pinapupunta sa mga bagay na nakikita, kundi mapapakinggan natin yung tinig niya. At ang Iglesia po ng Banal na Bundok ng Sayon ay pinakikilala namin sa lahat ng mga kaibigan at kapatid, sa lahat ng mga mananampalataya. Tayo po yung mga participant, tayo yung mga partakers, tayo yung mga refugees, yung mga believers, yung mga strangers,
na nakakarinig, nakikilalanin ho natin, tayo ho yung sambahayan niya. Tayo ho yung merong oportunidad na napakadakila na inihanda sa atin bawat isa. Hindi na ho bago ang iglesia ng banal na bundok ng Sayon. Wala pa ho tayo sa mundo, hula na ho ito ng mga banal na propeta. Tayo ho ang bayan ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. Nakikilalanin at paniniwalaan natin na sasaksihan natin at magpapatotoo tayo sa nangyari na nakatala sa banal na kasulatan. Maliwanag po ba sa atin? So, ang iglesia ng banal na bundok ng Sayon, may record po sa langit. Pakinggan niyo po yung babasahin ko sa aklat ni Propeta Isayas, Kabanatang 4, Talatang 5. At ang Panginoon ay lilikha sa itaas ng buong tahanan ng bundok ng Sayon. Subaybayan niyo po kami, pakikuha natin yung ating mga banal na kasulatan sa ating mga tahanan. Ilagak na po natin yung ating puso, yung ating pag-iisip, sa tipan, sa katwiran ng ating tagapagligtas, siya ho ang nagtatatak ng patotoo sa atin. Siya ho ang nagtatatak ng binhi, ng patotoo, ang binhi hong malalagay sa puso't isip natin na napapakinggan natin, nagpapatotoo tayo, yun hong ating tagapagligtas na si Jesucristo. Amen. Tingnan niyo ho. At ang Panginoon ay lilikha sa itaas ng buong tahanan ng bundok ng Sayon. Tayo ho yung ipinagayak niyang tahanan sa langit. Tayo ho yung mga lalaki at babae na kikilalanin at paniniwalaan natin yung katwiran ng ating tagapagligtas. Yun ho ang nakatatak sa puso't isip natin. Saksi tayo at nagpapatotoo sa pagkabuhay niyang maguli. Purong spiritual po yung pag-aaralan natin. So siya po ang nagtatatak sa atin bawat isa. May binhi tayo ng patotoo ng ating tagapagligtas. May tatak tayo ng patotoo. Saksi tayong lahat sa pagkabuhay niya maguli. So lahat ho ng magpapatotoo, tayo ho ang sambahayan niya na nangalat sa silangan, kanluran, timog at hilaga. Ang layunin ho sa ating lahat, puspos na siya ng pag-ibig. Pagdating ho sa aklat ng awit, kabanatang 50, talatang 2, mula sa Sayon ng kasakdalan at kagandahan, sumilang ang Panginoon Diyos. Maliwanag po ba sa bawat lalaki at babae na nakakarinig, nakikilala at magtitiwala ng tapat, paniniwalaan natin, magpapatotoo tayo, saksi tayo sa pagkabuhay niya maguli. Mula sa Sayon, ng kasakdalan at kagandahan, sumilang ang Panginoon Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. Amen po ba? Amen. Nakatala po sa langit ang iglesia ng banal na bundok ng Sayon na bayang banal ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo na ating tagapagligtas. Siya ho ang naghahain ng pag-ibig sa ating lahat. Wala na pong komplikado sa sino mang nakakarinig. Nahayag po yung gawa ng ating tagapagligtas na ipinako siya sa krus, nagsakripisyo siya, nagbata siya ng matinding hirap upang tayo ay ibangon sa huling panahon, upang tayong dating gibay i-restored. Amen po ba? Amen. Lahat po ng gagamitin natin sa banal na kasulatan, sa lahat po nung nakakarinig, ang Panginoon Diyos po ang nagtayo ng iglesia ng banal na bundok ng Sayon, na kanyang bayang banal, na pinili at minasa niyang daong pahingahan. Pakinggan niyo po, aklat ng awit, 102, talatang 16, sapagkat itinayo ng Panginoon ng Sayon, siya napakita sa kanyang kalawalhatian. Pagdating na po dito sa aklat ng awit, 132, talatang 13-14, ito'y aming pahingahanda ko magpakailanman, dito ako tatahan sapagkat aking ninasa. So, sa lahat po ng nakakarinig,
pakinggan po natin mabuti, unawain po natin kung paano sasaksihan natin yung ating tagapagligtas. Siya naman ho ang nagbibigay sa atin ng pagpapatunay na tayo yung mga mananampalataya na nangalat sa silangan, kanluran, timog at hilaga. Pinipisan tayo nung kanyang katwiran na napapakinggan natin. Pagdating na po sa awit, kabanatang siyam talatang labing isa, magsiawit kayo ng mga pagpupuri sa Panginoon na nagsisitahan sa Sayon. Lahat to nung isisilang sa espiritual na pagsilang, dito ho tayo nakarelated sa banal na bayan, sa iglesia ng banal na bundok ng Sayon na ang layunin sa lahat ng mga tao sa buong mundo, nationwide, worldwide. Puspuso siya ng pag-ibig. Dito ho matutupad sa banal na bundok ng Sayon ang lahat ng mga mananampalataya nakikilala. Siya ho ang nagpapatunay sa ating lahat kung paano sasaksihan natin ang pangyayaring natala sa banal na kasulatan, natupad ang hula ng mga banal na propeta, sinaksihan ng mga banal na apostol ang pangyayaring natala sa banal na kasulatan, 1,000 taon na po ang nakalilipas. Ang layunin sa ating lahat, puspos yan ng pag-ibig. Wala na hong diskriminasyon. Hindi niya kinundem ang tao. Talagang nagbata siya ng matinding hirap. Siya ho ang ipinako sa krus na pagtanda na pagtutubusin ng marami. Tayo ho yung pinagtutubos niya. Nakikilalanin natin yung ginawa niya. Purong espiritual ho ang pag-aaralan natin, ang layunin, pag-ibig. Nahayag ho yung gawa ng ating tagapagligtas. Nahayag sa laman ang espiritu. Tayo ho yung hinahanap ng ating Ama. Nakikilalanin natin at sasambahin natin siya sa espiritu at katotohanan. Di ho ba ang katotohanan nangyari, natala ang hula ng mga banal na propeta sa banal na kasulatan, ang layunin sa ating lahat, puspos yan ang pag-ibig, wala na siyang itinatangi. Kahit ano ho ang uri ng kasarian natin, nahayag ho yung kanyang gawa. Hindi ho yung laman natin ang ililigtas, yung kaluluwa natin. Mananahan na sa puso't isip natin yung katwiran niya. Sasaksihan natin, magpapatotoo ho tayo. Saksi tayo sa pagkabuhay niya mag-uli. Dito po, matutupad sa iglesia ng banal na bundok ng Sayon ang inihain niya sa lahat ng tao, nationwide, worldwide, na puspos po siya ng pag-ibig. Last days na po. Marahil nalito na tayong lahat. Aminin po natin. Ngayon pa lang po tayo magkakaroon ng relasyon, spiritual relation, spiritual acceptance, spiritual obedience, spiritual transformation. Sa napapakinggan ho natin na ang hain ay pag-ibig sa ating lahat, na magbabantay na ho tayo. So may napakinggan tayo na matatransform tayo kung siya pumarito. Amen po ba? Amen. Dito ho matutupad sa iglesia ng banal na bundok ng Sayon, yung second coming. Maging sa pagsilang, dito ho matutupad kung sino man yung mga kapatid na nangalat saan man bahagi ng lupa, sa silangan, kanluran, timog at hilaga, ang may pandinig, makinig sa sinasabi ng Espiritu Santo sa panahon ng kawakasan. Ang layunin niya, puspos yan ang pag-ibig. Dito ho magkakaroon ng pagsilang sa iglesia ng banal na bundok ng Sayon, ang banal na bayan ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Magpapatotoo ho tayo. Sasaksihan natin yung gawa ng ating tagapagligtas. Sa lahat ho ng isisilang, dito magkakaroon ng relasyon. Relasyong espiritual, dito ho mamumulat ang lahat ng mga mananampalataya na nangalat sa silangan, kanluran, timog at hilaga. Ang layunin sa ating lahat sa pamamagitan ni Kristo Jesus, puspos po siya ng pag-ibig. Pinakikilala na namin sa inyo ang iglesia ng banal na bundok ng Sayon, na tayo ho yung mga pinili niya, tayo yung hinirang niya, tayo yung tinawag niya na sarili niyang bayang pag-aari in 1 Peter chapter 2, verse 9. Sa mga nagbabantay yung espiritual, dito rin ho magaganap at matutupad sa second coming of Jesus.
sa pagkain espiritual, dito rin po inilagay sa Iglesia ng Banal na Bundok ng Zion. Sa lahat ng nakakarinig ng mga kapatid at kaibigan na nangalat sa silangan, kanluran, timog at hilaga, ang layunin sa ating lahat, puspos yan ang pag-ibig. Wala na ho tayong relasyon ngayon, magkakaroon na ho tayo ng relasyon. Sa lahat ng nagtatanong, natupad na ho ang hula ng mga banal na propeta sa panahon ng kawakasan. Ikaw at ako ang itinakdang tagapagmana ng ating tagapagligtas sa panahon ng kawakasan. Sa lahat doon ang nagbabantay, pagkaing espiritual, ang pagkamamamayang, dito rin yung magaganap sa lahat ng namamahingat, nangingili ng araw ng Sabat. Dito ho matutupad sa Iglesia ng Banal na Bundok ng Zion. Tayo ho ang naghihintay at nagbabantay sa muli niyang pagparito. Ang Iglesia ho ng Banal na Bundok ng Zion ay nilikha niyang kawangis niya. Sang-ayon po ba kayo? Amen. So, paki-upload niyo po sa inyong gadget ang Old and New Testament. At kung na i-upload nyo na sa inyong gadget ang Old and New Testament, paki-write po ang Zion. Hindi mawawala ng kabuluhan ng ating pakikipag-relasyon at ang pagsasakripisyo natin. Siya ho ang magpapatunay sa atin na sa napakinggan natin, tunay nga na ang magpapatunay sa atin ang banal na kasulatan. Bagamat hindi na natin makikita yung ating Panginoon Diyos sa pamamagitan ng kanyang buktong na anak, madadama natin na siya yung saksi natin, siya yung nagpapatunay sa atin bawat isa. Sinabi niya sa kanyang salita, lahat ng naniniwala, lahat ng kumikilala, lahat ng nagpapatotoo sa second coming of Jesus, sinabi niyang hindi tayo mapapahiyang lahat. So dito pala ho, sa panahon ng kawakasan, ang layunin ay pag-ibig. Meron na tayong katiyakan, may confirmation na tayo, may assurance na tayo. Kung siya man ay pumarito, lahat ng nakarinig at sumaksit, nagpatotoo, maging tapat po tayo. Siya nagsabi sa kanyang salita na hindi tayo mapapahiya. Dahil kung ano yung larawan niya sa muli niyang pagparito, lahat ng naghihintay at nagbabantay ay magiging kawangis niya. Yan ho ang katangian ng Iglesia ng Banal na Bundok ng Zion. Ang layunin niya sa ating lahat, puspuso siya ng pag-ibig. Nahayag ang Espiritu sa laman. Ang Iglesia ng Banal na Bundok ng Zion, meron pong pag-uugali ang Iglesia ng Banal na Bundok ng Zion na walang pagtatalo. Nahayag ho ang Espiritu sa laman. Ito ho ang mga ugali ng mga mananampalataya sa sambahayan ng Iglesia ng Banal na Bundok ng Zion na walang pagtatalo. Maghintay na ho tayo at magbantay. Dito lang po matutupad lahat. At tayo ho ang ipinagayak ng tahanan sa langit nung kanina doon sa Book of Isaiah, Kabanatang 4, talatang 5. So ang manunubos po pagdating sa Revelation, nakatayo na sa banal na bundok ng Zion. Binabati po namin ng isang napakadakilang araw at napakabuting araw ang lahat ng mga kapatid at kaibigan na nangalat sa silangan, kanluran, timog at hilaga. Maraming marami pong salamat mga kapatid kung paano ginamit kami dito sa bansa ng Pilipinas na tupad ang hula ni Propeta Isaias sa pulo ng mga dagat, lulumalhatiin ang Panginoon Diyos ng Israel. Meron hong 7,100 mahigit ang pulo ng mga dagat dito sa bansa ng Pilipinas. Dito po natupad na ang kaharian ng Panginoon na dinala dito sa bansa ng Pilipinas. Dito ho natupad na ang pangalan ng kaharian ay Iglesia ng Banal na Bundok ng Zion. Natupad ho ang hula ng mga banal na propeta na tatanggap na ng karangalan ng bansa ng Pilipinas. Makikilala na po ang bansa ng Pilipinas sa pamamagitan ng kaharian ng ating tagapagligtas. Tayo ho ang kaharian niya na itinakda niya ng mga tagapagmana
ng buhay na walang hanggan. Binabati po namin ang mga kapatid na nangalat sa Silangan, Kanluran, Timog at Hilaga. Napakadakilang araw at napakabuting araw. Kapayapaan po ay sumaating lahat. Maghari ang pag-ibig sa ating lahat sa pamamagitan ni Jesucristo na ating tunay at iisang Diyos na tagapagligtas. Binabati namin ang kapayapaan ng lahat sa mga mananampalataya ng mga kapatid at kaibigan na nangalat sa Silangan, Kanluran, Timog at Hilaga. To God be the glory. God bless you more, people of Zion. Amen, amen, and amen. Thank you, Lord.